Muli, this is Dr. Edwin Bien. At ang ating question of the day, ano daw ang natural medicine na nasubukan nyo na? Ang unang-una, ipapaliwanag ko po sa inyo, no, na for more than 35 years na ako ay nagpa-practice, malaking bahagi noon, siguro 30 years plus, ay nandito sa natural medicine. Ito ay dahil na-orient po tayo ni Dr. Juan Flavier. Many, many years ago, nang siya po ay naging Secretary of Health and later on ay naging senador pa. In fact, number one. At nakita ko po sa aking pagta-travel abroad, sa pag-uudyok na rin ha, ni Dr. Flavier, na ang mga bansang advanced like Japan, Taiwan, Singapore, ito yung mga nakapaligid na bansa sa atin. Ganun din sa labas, gaya ng Europa, no? Sa ibang-ibang bansa sa Europa, gaya ng Roma, gaya ng, that's Italy, no? Gaya ng Frances, gumagamit po sila ng tinatawag na alternative, pero sa ngayon, kung tawagin ay natural medicine. Kinocombine po nila yon doon sa hospital medicine, and we believe na ang combination nung mga kaalaman noong araw ng ating mga lola, ganun na rin ang kaalaman ng ating siyensya na makabago ay makakatulong lalo para maganda ang ating kalusugan. Gusto kong ipakita sa inyo some of the pictures para ito inyo maunawaan. Bakit nga ba tinawag na alternative? Eh hindi naman to alternative. Ito ay komplementaryo. Hindi ito sumasalungat. Ito ay tumutulong. In fact, ang sarili nating pamahalaan ng Department of Health ay naglabas ng panuntunan na isasama ito sa universal healthcare. Tingnan po natin itong picture number 2. Direct, makikita natin na ang Department of Health naglabas na nga eh. Ayan o, sinasabi dito na darating ang panahon sa ilalim ng Philippine Institute and Traditional Healthcare ay may mga practices na mga complementary medicine na gagamitin na sa regular na pag-aalaga ng inyong kalusugan. Ano-ano nga ba ang mga ito? Bigyan niyo ako ng mga 5 o 3 minuto para isa-isahin ko ito sa inyo, ha? Unang-una, simulan natin sa letter A, yung picture number 3 direct, acupuncture. Imagine niyo na lang kung hindi totoo ang acupuncture, kung hindi ito epektibo. Eh bakit sa China, they have been using it for more than 5,000 years. In fact, kahit nga dito sa ating Chinatown, ginagamit pa rin ng mga kapatid natin na Chino, hindi ba? Because nakita nila na ang ating katawan, hindi lang physical. It is also made up of energy. Energy pathway na natutulungan sa pamamagitan nung acupuncture. Yung ayaw ng karayom, mayroon naman pong pressure. Ito yung ating picture number 4. Acupuncture, ginawang acupressure. O ayan, tingnan po ninyo. Yan eh, pagpindot to certain points in our body para nga naman ma-stimulate yung flow of energy. I'm sure marami sa inyo nakasubok na ito. Akala ninyo ordinaryong masahe lamang. Alam nyo, during my practice, marami ang mga lumalapit sa atin, ha? Lalong-lalo na nung kapanahunan, nung pandemya, na nahihirapan huminga. Ano ang sitwasyon? Ano ang gamutan? Hindi ba puro oxygen na lamang? Di ba minimeasure sa daliri natin yung ating oxygen concentration? Nalimutan natin yung proper breathing technique. Huli na eh, nung ipinayo doon sa mga nagpositibo na dapat nakatuwad sila ng ganito, yung ulo ay nasa baba. Kasi ang nangyayari sa hospital, yung ulo ay nasa itaas tapos may nakasubit nga na oxygen. Isang technique na natutunan ko po na hopefully ma-research din ninyo ay ang laking tulong kahit wala na itong pandemya sa pagpapaganda ng paghinga ng mga taong may bronchitis, lalo na ngayon ha, may pneumonia o kaya may emphysema. Ito yung tinatawag na Buteyko Breathing Therapy. Yan o, 3 minuto lang, tinatakpan ng kalahati ng ilong, nag-i-inhale, nag-i-exhale through the mouth. Sana dumating ang time, ma-demo natin yan sa inyo kapag may panauhin tayo na magbibigay ng eksperimento. Okay. Now, in our practice for more than 30 years nga, no, marami dito sa mga lumalapit sa klinika natin, mataas ang blood pressure. May diabetes kaya malapot ang kanilang dugo. Yung iba na stroke na nga.
Of course, may mga gamot galing butika na nire-reseta, galing sa hospital, sa kanila. Ngunit naniniwala ako na hindi puro tabletas at gamot lamang. Cleansing, as they say, is the first part of healing. Dito ngayon papasok yung tinatawag na ginagawa nating chelation therapy. Kita nyo na? Nililinis yung ugat natin. May mga gamot na nilalagay sa swero. Sa loob lamang ng 30 minutos, kapag malinis yung ating daluyan ng dugo, mas epektibo yung mga nireseta sa kanila ng doktor. Mababawasan yung mga barabara, mababawasan yung paglapot ng dugo. So, dadaloy. Kuha po ninyo. Now, there are people na naniniwala na siguro kaya maraming nararamdaman sa kanila dahil may mga muscles and joints na hindi maganda yung functions na. Usually, stress ang kadahilanan. Second, wrong posture naman. Mayroon ding therapy na ngayon ay ginagawa ng marami. Ito yung tinatawag na, next picture please, chiropractic. Kita nyo? Ang iniingatan lang natin dito, huwag pinatutunog ang ating batok. Kasi yung mga orthopedic surgeon sinasabi, ay, delikado yan, baka maparalisa. So, merong alternatibo sa chiropractic. And that is, sa picture number 8, yung ating Dorn therapy. Yung Dorn therapy, mas maganda kesa sa ordinaryong masahe. Tingnan natin itong picture na to. Tingnan nyo, hindi pinatutunog, hindi pinapalagatok ang batok. Ang ginagawa lamang dito, hinahagod ng tama. Yung muscles na maaaring naninigas na. And of course, dahil ang ating practice nga ay magkombinasyon ng mga natural na bagay doon sa mga iniinom nila na mga chemical na gamot, dito papasok ang herbal and nutrition. Yan, mga dahon yan na sabi ko kay Dr. Flavier noon eh. Ano? After more than 10 years ng pag-aaral, magdidikdik po ako ng dahon-dahon? Ang sabi niya, hindi. Ay, makabago na tayo. Ang tawag na dyan, hindi na herbal medicine. Homeopathy na. Yung homeopathy, yung extract ng mga halaman na yon ay ginawa ng pildoras, naglagay sa kapsula, ginawa pang ang injectable. Ayan o, makikita nyo na, homeopathy. Ayan, and that is for the benefit of the people by combining the Eastern and the Western approaches.